kontakin daw si sister ano, kaya si ano, Brother Chester. Huwag muna si Brother Chester, ha? Eh, isasama natin siya sa prayer at ipanalangin natin yung word na pagsasaluhan natin today. So, handa na kayong mag-TS. Alright. Kita niyo po ako? Okay. Mataas yung palpit eh. Sige. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, tunay na salamat sa mga kaparaanan na pinagsasaluhan namin. Ito'y itinalaga mo para sa ikalalago namin sa pananampalataya at magkaroon ng sense yung mga bagay na ginagawa namin. Salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami binigyan, hindi mo kami hinayaan na manatili sa kamangmangan. As we have studied earlier this morning about foolishness, we know that this is about moral. Ito'y kahangalan, hindi base sa mga kakayahan namin na mag-isip, kundi kahangalan na piliin yung mga bagay na tingin naming mabuti pero tinuturing namin na mas mainam kaysa sa gusto ninyo na gawin namin. Kaya patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan at salamat dahil inililigtas nyo kami sa aming mga kahangalan. Nagpapasalamat kami sa mga salita na pinagsasaluhan namin, even in Ephesians as we have read earlier. Thank you that you remind us once more that our unity is in the gospel. Salamat po dahil ito ay para sa kabutihan ng inyong mga anak. Salamat po na pinapakita nyo sa amin na despite of the hardship and difficulties that the church will face, yung haharapin ng iglesia, there is something much more worth it na paghirapan. Kaya salamat po dahil sa kaluwalhatian at kagandahan ng ebanghelyo. Ito yung hinahangad namin na makita sa mukha ng aming Panginoong Hesukristo. Hindi kami umaawit ng dahil gusto lang namin. Umaawit kami dahil gusto namin na makilala pa ang aming Panginoong Hesukristo mula sa katapatan ng kanyang mga salita. Salamat. Salamat, Ama, sa pagiging mapagbiyaya at matyaga sa bawat isa sa amin. Alam namin na kilala niyo ang bawat isa sa amin. Wala kaming maitatago kahit na magpanggap kami sa kabanalan. Lantad sa iyo yung mga pagpapanggap namin pero patuloy kang nagliligtas. Salamat sa Ebanghelyo. Kaya patuloy namin, Panginoon, idinudulog sa inyo sa panalangin. Ikaw na sumasagot ng mga panalangin at may pakialam even in our concerns here on earth. We pray for Brother Chester. Salamat. Dahil nung ipinanalangin namin to, nandun kagad yung pagtugon. Bumaba na kagad yung bilang ng heartbeat niya. Almost normal na. Ang hangarin po namin ngayon ay patuloy na dinggin nyo na mapabuti ang kalagayan niya at makauwi siya na hindi na kailangan makonfine or gumastos ng malaki. Or if needed, kindly help us for the financial provision, O God. We pray for this. Pero higit sa lahat, higit na dalangin namin ay yung makakabuti para kay Chester. Magamit din tong pagkakataon na to para sa ebanghelyo, para sa magulang ni Brother Chester. I pray na makita niya yung ganda ng iglesia kung paanong ang bawat isa ay nagtutulungan at may pakialam sa buhay at kalagayan kapag nalalagay na sa alanganin. Magamit talaga to para sa kalwalatian ninyo. At patuloy namin dinadalangin ang CRO. Patuloy namin dinadalangin yung hangarin nila na maging isang tipanan at isang iglesyang pinagtipan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na padilasayin nyo yung mga puso nila. Patuloy silang mahamon ng mga hirap, na itong mga hirap na to ay patuloy na magtuturo sa kanila na kailangan nilang dumepende sa Panginoong Hesukristo para lagpasan ang mga bagay na ito. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy maging pagpapala ang iglesyang ito para sa mga mananampalataya na nandito sa lugar na ito at maging yung mga tao na aabutin nyo pa sa lugar na ito. We pray that this may be a blessing not just for the people, not just an edification for the people, but also salvation for those people na malapit dito. Kaya, Panginoon, ito'y magagawa kung ganap at tapat ang pangangaral ng inyong salita. Turuan nyo kami na maging tapat sa pananampalataya. Turuan nyo kami na maging tapat sa mga salita. Gamitin mo ang kahinaan ng inyong lingkod
para sa ikatatanghal ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. O Diyos, hangarin namin na maluwalhati ka sa lahat ng kaya naming ibigay at lahat ng magagawa namin. Sa inyo kami umaasa, Banal na Espiritu. Tulungan niyo kami dahil wala kaming, hindi namin pwedeng i-front yung galing ng pananalita. Dahil hindi pananalita ang nagbabago ng puso, ikaw. Isang persona ang nagbabago ng puso. Kaya ihayag nyo yung pagkukunwari, ihayag nyo yung mga nagmamatigas nang sa ganun patuloy at sama-sama kaming dadapa at mamamangha sa biyaya ng aming Trinidad na Diyos. Salamat Ama na tumatawag sa anak na namatay para sa mga tinawag at sa Banal na Espiritu na tinuturo kami patuloy sa Panginoong Hesukristo. Ito yung gawain ng Trinidad na Diyos. Ang Ebanghelyo ay mula sa Trinidad na Diyos. Kaya patuloy na pagpalain nyo kami sa pag-aaral namin ngayong hapon, sa mga kapatid na kasama ni Brother Chester, pagpalain nyo sila at dalangin ko, Panginoon, na patuloy nilang makita ang araw na ito ng may pagsamba sa inyo. Salamat po muli. Ito yung dalangin namin patuloy sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Yan. Salamat po. At muli, nung nalaman nyo na invite ako ulit, hindi kayo nag-hesitate na ano, no? Ihanda nyo lang yung sarili nyo, medyo matagal. Ang normal pala dito na preaching, matagal, no? Mga 1 hour, may git, eh. Pinanood ko pa yung mga preaching, previous preaching, para sigurado ba? Kaya pala, pwede pa ako invite ulit, ano? Salamat po. Sana in-invite nyo ako na may mga birthday party pala. Ba't tapos na nung in-invite nyo ako? Ang dami pong nangyari ng September, ano? October na ngayon, pero back in September, we remember that a lot of things happened sa salamat sa Diyos. Ayan, may tugon ka agad na sila, Brother Chester. So, papasalamat ako sa Diyos sa dami ng mga pangyayari, patuloy na pinapakita sa atin ng Diyos na hindi ito labas sa kanyang mga kamay. Papasalamat tayo sa Diyos na nung nangyari yung month of September, not just we celebrate the celebrants, birthday celebrants ng mga taga CRO na pinagsama-sama at pinagsabay-sabay, we also remember there yung mga pangyayari kagaya ng kamatayan ni no Queen. Ay, oh, kilala, no? Hindi ako magti-trivia. Pero one of the things that also marked the history that happened in September was the 9/11 in New York. Yung kung saan yung Twin Tower ay pinasabog ng ano, no, ng mga terorista. Kaya simula noon naging mahigpit ang US pagdating sa mga terrorist attack. But those terrorist attack are not just random attacks. Alam natin na ginagawa nila yon ng ayon sa kanilang pinaniniwalaan. Handa silang mamatay because of what they believe. But what they believe is not right. Ito yung mali, no? One of the suicide bomber na na-interview ay isang babae na 13 years old at tinanong siya bakit handa kang maging suicide bomber. Sabi niya, kung hindi daw ako magpapakamatay as suicide bomber, ay hindi ako mapupunta sa langit. At kung may mamamatay na mga tao na hindi namin kaanib sa paniniwala, yun ang magiging reward namin. Halimbawa, may 100 na hindi Muslim. Ano? Hindi lahat ng Muslim ganito. Ano? Pero yung sa in-interview na babae, na sinabi niya na parang, kung merong 100, yung 100 souls na yun na namatay, those are my rewards in heaven. Tapos, paano kung hindi mo ginawa? Yun yung tanong. Sabi niya, kung hindi ako magpapakamatay, suicide bomber, papatayin din nila ako. So no choice siya, mamamatay siya. Doon na siya sa may reward daw. So that is one example of wrong theology that leads to wrong practice. Familiar? Those are the things na, di ba, siniris nyo, doctrines in actions while you are still in the series of Book of Ephesians, no? At napakaganda na suriin muna natin, tama ba yung itinuturo as we apply those teachings, no? And we will look at the Book of Ephesians, pero ano lang, few verses lang siguro. Chapter 4, verses 1 to 6, and Ephesians 5, verse 2,
Tapos 25 to 27. So pinanood ko yung ibang part kay Brother Dennis and kay Pastor Angel. So samahan niyo po akong tumayo at ating basahin ang salita ng Diyos mula sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. So tignan natin yung right theology that leads to right practice and what is the application that God wants us to do, no? So basahin natin ang Ephesians 4. Hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Kaya't ako, nabilanggo sa Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng espiritu sa buklod ng kapayapaan, may isang katawan at isang espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Talon po tayo ng Ephesians 5. Lumakad sa liwanag. Kaya kayo tumulad, verse 2. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Actually, ang pinaka-focus lang natin dun is lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Hindi ko na further elaborate yung iba, pero tatalon ako ng 25, 26, and 27 because part of the love that was called, kung saan tayo tinawag, ay ito. Ito yung pag-ibig. Mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia. So, ang point dyan is yung ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia upang kanyang pakabanalin siya at nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kalubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Makakaupo na po ang lahat. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Gusto kong balik-balikan nyo to. I hope you are challenged as you discuss the series in the book of Ephesians. And I really want to challenge you that you go back sa book of Ephesians dahil 6 chapters lang naman. Napakadali ng paghahati. Ang Book of Ephesians ay itinataya na parang isang sermon. Supposedly, sermon ni Paul para sa mga taga-Efeso. Pero hindi na siya makabalik sa Efeso. So, mapapansin nyo yung format na makikita nyo sa sermon din. Teachings and then application. So, ganun yung pagkakadivide. Pero we're not saying na nung dinidiscuss niya yung mga teachings na dapat nating matutunan, ay walang mga application. Meron. Pero mainly ang focus nun ay more on theology and then application ng chapter 4, 5, and 6. So first segment o yung unang paghahati, yung chapter 1 to 3 about the theology or doctrine about our unity. Yung pagkakaisa na meron tayo kay Kristo. Ano yung kayamanan? Ano yung kagandahan? Bakit kailangan ko na magkaroon ng pagkakaisa sa Panginoong Hesukristo? At kung makita natin yung kayamanan na yan, tanging Kristiyano lang ang makakakita ng kayamanan at kagandahan at kahigitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Kaya naman, yung second segment, these are expected sa mga Kristiyano na nauunawaan yung ganda at kahigitan ng pakikipag-isa nila sa Panginoong Hesukristo. Kaya makikita kagad natin dyan, it tackles about the practical application. That application is found in the unity in the body of Christ. Etong aplikasyon na to ay hindi hiwalay sa iglesia kung saan tayo ibinilang ng Panginoong Hesukristo. Malinaw yan sa Ephesians 2 verse 11. After mo makita yung salvation by grace, by faith alone, through Christ alone, nung makita natin yan, makita mo kagad na ang application from verse 11 onwards, makikita mo na merong pagkakaisa kagad. Kayo na mga Hentil, mga Hudyo, pinag-isa, pinagsama. Diba? Nakita natin yan doon. Tapos pagdating natin sa applications, chapter 4, chapter 5, chapter 6, makikita natin yung iba't ibang application. Halimbawa, iisipin ko na
ang application na to pang mag-asawa lang. Pero yung mag-asawa na yan, hindi labas iglesia. Ito pang magulang at anak. Pero yung pamilya na yan, hindi labas sa iglesia. That application is still within the church. The church are families. Families inside the church. So pinapakita dito na as we reflect, habang pinagninilay-nilayan natin yung ating pakikipag-isa kay Kristo, yung ating pagkakakilanlan kay Kristo. Hindi pwedeng sabihin mo, Kristiyano ka, tapos yung pagkakakilanlan mo, hiwalay kay Kristo. As we reflect on that, makikita natin na mas mauunawaan natin yung kahalagahan kung gaano kinakailangan na tayo ay parte ng isang iglesia. Mali kagad na application na I am in Christ already, therefore I don't need the church. Sa Ephesians pa lang ha, kung maiintindihan natin, if you are a Christian, you are expected to be in a church. Pinapakita sa atin na there is no lone Christian. Walang mag-isa na Kristiyano. Hindi dinisenyo ang Kristiyano na mag-isa. Hindi ka tinawag sa kaligtasan para maging makasarili. Tama? Hindi ka tinawag na maging makasarili. Instead, tinawag ka para ibigay ang iyong sarili sa iba. Thus, we reject the idea, ako at si Kristo sapat na. Tama? We want to reject that. Eh, kung tatanggapin natin, sinong Kristo yan? Si Kristo na may-ari at ulo ng iglesia, at kung siya ang tunay na tumawag sa iyo, ibibilang kanya sa kanyang katawan. Hindi pwedeng, sige, Kristiyano ka tapos lumayo ka sa katawan ko. Diba? Sino ba'y sinabihan niya na depart from me? Di ba yung mga hindi totoo? Kaya yung mga totoo, ito yung mga ilalagay niya sa katawan. Come! Lumapit kayo sa akin. So, saan mo makikita yung mga taong pinili ng Diyos? Saan mo makikita yung mga taong pinatawad ng Diyos? Mga kinupkop, mga tinubos ng Diyos. Tinatakan ng Espiritu. Kasi yan yung mga doctrine na mababasa natin sa mga previous chapter, 1 to 3. Saan natin makikita yan? Walang iba kundi sa iglesia. Alimbawa, chapter 1 to 4, nung sinabi na ang mga Kristiyano ay pinili upang maging mga banal. Tayo ay kinupkop upang maging mga anak niya at kabilang sa kanyang pamilya. Verse 5 ng chapter 1. 7 to 9, sabi niya, tinubos tayo, pinatawad at binigyan ng pangunawa sa hiwaga ng kanyang kalooban para tipunin ang lahat kay Kristo. Ano yung punto ng mga unang chapters na yon? Yung salitang mga banal, yung salitang pamilya, yung salitang tipunin ng lahat, nasan doon yung pang-individual? Mga banal, pamilya, mga tinipon lahat, no? Lahat 'yon ay nagpapakita sa atin ng congregation, no? Ayon sa mabuting layunin na itinakda ng Panginoong Hesukristo, tayo ay niloob niya na maging kasangkapan upang tugunan yung pangangailangan ng iba. At ito'y ginawa niya nung nilagay niya tayo sa iglesia. Kaya nilinaw 'yan kanina. Don't expect na nilagay ka sa iglesia para lang maging makasarili ka. This is for the edification at ikatitibay ng iba. Kaya ngayon sinasabi na, you will only slow me down. And that is not something na dapat marinig sa isang Kristiyano. Dahil unang-una, kung anak mo, iiwan mo ba yung anak mo, mabagalakad ng anak mo? Hindi. That is not being loving. No? Pagiging makasarili yun, papabagalin lang ako niyan eh. Di, ano yan, masama na magkaroon ka ng anak? Masama na magkaroon ka ng mas mahina na makakasama mo. You don't want to learn from the difficult things. No? At ito ay isang maling bagay. Now, when we don't want to be in the church, tinatanggihan natin yung mga biyaya kung saan gusto tayong sanayin ng Diyos. Kung saan natin matututunan yung mga biyaya na hindi natin matututunan na mag-isa. It is like rejecting God's will for us in Christ. Gustong-gusto mo si Kristo pero nire-reject mo yung kalooban ng Diyos para sa'yo sa loob ng katawan ni Kristo. Kaya napakahalaga, napakabalanse kung paanong pinakita ni Pablo sa sulat niya na ito sa Efeso, yung pagpapala natin kay Kristo, yung ugnayan at pakikipag-isa natin at pananampalataya natin kay Kristo ay nangangahulugan ng pagiging bahagi natin sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Ang pananampalatayang hindi nakikita ay nahahayag kung paano tayo lumalakad sa komunidad ng mga mananampalataya.
Hindi mo makikita basta-basta ang pananampalataya, pero pag nakita mo yan kasama ng iba, makikita mo kung totoo ba yung pananampalataya. So our claim of Christianity is actually questionable if we only lean on theology and neglect its application. Hindi, gusto ko lang si Kristo, pero ayoko yung aplikasyon sa katawan ni Kristo. Napaka-demonic ng tunog eh, no? At napaka-pangit, no? And we are doing this when we neglect the church. We are rejecting what God's want for us when we reject the church. And pansinin natin, no? The church is a neglected community when Christ is no longer our priority. Ang iglesia ay binabaliwalang komunidad kapag hindi na si Kristo ang prioridad. No? When we detach ourselves from Christ, everything about the church become pointless. Ilayo mo yung sarili mo kay Kristo, lahat ng mga makikita mo sa iglesia, pangit na. Yung mga nare-reklamo natin sa iglesia, nagsimula yan dahil hindi mo na nakikita yung kagandahan, kasapatan ni Kristo. Kaya napakahalaga na ang dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil kay Kristo. When you are in Christ, everything in the church, even those things that are pointless to the eyes of the world, merong significance sa'yo. Makikita mo yung kagandahan ng mga bagay na parang, ba't nyo pa ginagawa yan? Hindi maintindihan ng mundo eh. Pero ikaw bilang mananampalataya, naiintindihan mo. Even without words, kahit minsan nga hindi mo mapaliwanag. Maganda kung may papaliwanag mo, pero there are times na we are just in awe of the goodness of God when we are in the church. Di ba? Wala tayong tamang salita, pero maalam mo. Alam mo yung kagandahan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo when we are in the people of God. So the first part of the epistles already assumes na kung kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, if you have faith in Christ, then you are part of His church. Kung ikaw ay kabilang kay Kristo, kabilang ka sa iglesia. Walang Kristiyano labas sa iglesia. Kung meron man, they are out there dying. Namamatay sila. Every moment counts for them. Kung may Kristiyano sa labas ng iglesia, namumuhay sila na parang hindi mga Kristiyano. Ginagawa niya yung nais ng laman, may kaisipang makalaman sa chapter 2 verse 3. Siya ay lumalakad ng walang saysay, madilim yung pangunawa, hiwalay at palayo ng palayo sa Diyos dahil sa kamangmangan at katigasan ng kanyang puso. Verse 17 to verse 18 ng chapter 4. At itong ganitong kalagayan ay napakadelikado para sa isang Kristiyano. If you know your sin, you will see na hindi ka pwedeng lumakad ng mag-isa. Kailangan mo ang iglesia. Binigayan ng Diyos, huwag nating tanggihan. Kung ang pagkakakilanlan sa iyo ay Kristiyano o kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, chapter 4 and to chapter 6 of Ephesians expect that your application is that you will walk together with other believer. Ikaw ay lalakad kasama ng ibang mananampalataya. Kaya ito yung mensahe na gusto kong bitawan sa inyo at ibigay sa inyo ngayong hapon. Ang ating paglakad sa iglesyang kinabibilangan ay ang paglalapat ng ating pinananampalatayaan at batayan ng ating Kristiyanong pagkakakilanlan. Our walk in the church community is the application of our faith and ground of our Christian identity. Our walk in the church community is the application of our faith and ground of our Christian identity. Without the church community, how can you apply your faith? How can you, what is the basis of your Christian identity without the church? Diba? Yung walk na binasa natin sa chapter 4, yung paglakad, even sa chapter 5, ito ay pumapatungkol kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano na nakipag-isa kay Kristo. Paglakad, pamumuhay, yun yung dapat nating maintindihan. Pag sinabing paglakad, ito'y pamumuhay. Hindi ito paglakad, isang decision lang. No. This is the difference that we have with what we believe before. Na naging Kristiyano ako dahil sa isang araw na pananampalataya at nagdesisyon ako, na sabi ko, susunod ako sa Panginoong Hesukristo. Tapos, the rest of your life, you are apart from Christ. Your walk in Christ is your life in Christ. Your life in Christ is your life in the church. Nakikita niyo yan? Hindi pwedeng buhay ako kay Kristo pero patay ka sa katawan ni Kristo.
Hindi 'yun yung logic na pinapakita sa atin ni Paul. So this faith is your life and this life is tied and applied kung saan tayo ibinilang ng Diyos. Napakahalaga nito dahil ito yung isang mabuting paraan para i-gauge natin yung claim natin ng Christianity. Kagaya kanina sa question and answer, kaya sabi ko sa inyo, nasa serong mundo eh. Pero yun yung kaninang sinagot natin sa question and answer, na kung Kristiyano ka, hindi ka naging Kristiyano dahil sinabi mo lang na Kristiyano ka. May ibang tao na nagpapatotoo na Kristiyano ka. Ang problema ng marami ngayon, hindi, gusto ko, Kristiyano ako eh. Kahit sabihin ng mga anak ko, hindi ako Christian, Christian ako. Yun yung problem ng marami. Wala kasi silang church na kinabibilangan na nagpapatotoo na, oo, totoo, Kristiyano yan. Sa baptism, di ba? Hindi ka na maibabaptize dahil sinabi mo lang Christian ka. Pinapatotohanan ng mga tao, ng ibang mga mananampalataya na Kristiyano ka. Pero more than anything else, the Lord testify that you are His. Ikaw ay Kanya, no? Sa baptism. But anyway, tandaan natin, no? Na ang ating pagkakakilanlan ay makikita sa kung paano tayo mamuhay. Kaya yan yung titignan natin na dalawang punto. Paglakad, no? Na nakita natin, very simple sa Ephesians 4, paglakad ng may pakikipag-isa, walk in unity and walk in love. Paglakad ng may pag-ibig. So tignan natin yung unang punto na ang ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano ay lumalakad na may pagkakaisa. The first identity drawn from the doctrine presented in chapter 1 to 3 is how we should walk as a Christian. Paano ba tayo dapat lumakad bilang Kristiyano? At sabi sa verse 1 ng chapter 4, kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo. Ang tanong, saan ako tinawag? No? Saan ako tinawag ng Diyos? Ito'y paglakad na makikita mo kagad. Ako'y pinagmamalaki, kinulong, no? Ako'y bilanggo ni Kristo. Nakapunta na ba kayo ng kulungan? May nakausap na kayo na isang prisoner at sasabihin niya sa'yo, gayahin mo ako nakakulong. Parang pointless eh. Pero pag merong nagsabi sa'yo ng tularan mo ako na nakakulong, makikita mo at maiintindihan mo na meron siyang ipinaglalaban na mas mahalaga na handa siyang makulong para dun sa pinaglalaban niya. And that is what Paul is saying. No, merong mas mahalaga kaysa dito sa mga paghihirap na nararanasan ko. And tawag niya nga dito sa mga paghihirap na to, dumi. Di ba? Ang tawag niya dito ay walang kwenta kumpara kay Kristo. And that's how we should understand yung tawag na paglakad. Kung saan tayo tinawag. Ito'y paglakad hindi lang ng isang mananampalataya, kundi paglakad na nag-uudyok din, na lumakad yung iba sa ganung pananampalataya. Nangungumbinsi siya. Kaya kung mali yung pagkakaintindi natin dun sa nakakulong, bilanggo ako ni Kristo, paano ko makukumbinsi niyan? Pero ang kausap niya dito ay nauunawaan yung chapter 1 to 3. Kaya nga sabi niya, gaano kalaki yung pag-ibig ng Panginoong Hesukristo? Gaano kaluwag, gaano kalalim yung pag-ibig ng Panginoong Hesukristo? Without that knowledge, without that reference, you will never understand why you should suffer as a Christian. We suffer because Christ suffered and that His love endures forever. Again, napakaraming paliwanag pero napakaganda dahil umiikot lang to sa Panginoong Hesukristo. Ito'y paglakad ayon sa pagkatawag. At ano yung pagkatawag? Go back to chapter 1 and 2. Tayo ay tinawag sa isang buhay na nakay Kristo, isang banal at walang kapintasan na buhay, kabanalan, isang buhay na tinubos, isang buhay na kayamanan or pamana, no? Isang buhay na merong pag-asa. Isang buhay na pamilya ng Diyos. I would not quote on, pero if you go back to those chapter, you will see kung saan tayo tinawag ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay tinawag sa isang buhay na merong pakikipag-isa kasama ang iba pang mga mananampalataya. Tinawag tayo para makipag-isa sa mga mananampalataya. Dahil nalalaman natin na tayo ay tinawag at pinag-isa kay Kristo at sa kanyang katawan, yun yung doctrine, the application should be pagsikapan nating mapanatili yung pagkakaisa. Tinawag ako para mapanatili yung pagkakaisa. Yan yung sinasabi sa chapter 4, verse 3. Pero paano? Verse 2, sabi, to be completely humble. Ito yung pinaliwanag ni Brother Dennis. Medyo dito siya nagtagal ng paliwanag. Yung pagiging humble dito is hindi basta
humble lang, no? Pero I won't go and explain that much dahil ang focus ko will be on verse 3. Alam natin na mahirap yung pagkakaisa kung saan tayo tinawag dahil ito yung sinasabi na may alitan. May mga puot, may mga galit, pero paano yung pagtutugumpayan yung mga puot and galit? You need to be humble and gentle and patient and bearing one another in love. Napakahirap magpakumbaba. Napakadaling magpanggap na mapagpakumbaba. Napakahirap maging mahinahon. Napakahirap maging mapagtiisin. Napakahirap dalhin yung isang kapatiran ayon sa pagmamahal. Dadalhin ko siya kahit na, ikaw na naman yung dadapa. Ikaw na naman, lagi na lang, kailan ka ba lalago? Di ba? Hindi natin sinasabi yun, pero in our thoughts, when we give up to our brethren, we don't want to bear with them in love. Ayaw natin silang dalhin sa pag-ibig. Nasaan na yung soldier in arms? Nasaan na yung kapwa sundalo na aakay sa kapwa mo mananampalataya na hindi kita iiwan kahit anong mangyari sa'yo? Hanggat kaya ko, itatayo kita at lalakad tayo kahit parehas pa tayong gumapang. Di ba ganun? Ganun mo makikita yung pagmamahal. Alang naman mas naiintindihan pa yung pagmamahal ng isang sundalo kaysa sa isang Kristiyano. We should be magnifying this kind of love with our brethren. Alam natin na hindi ito madali. Hindi ito madali. Kaya ang sabi ni Paul, verse 3, pagsikapan ninyo. Make every effort, yung English. Ibig sabihin, gawin mo lahat ng makakaya mo para mapanatili yung pagkakaisa ng mga Kristiyano. Yung original word na ginamit dito ay kinuha, dito kinuha din yung salitang agony. No? Paghirapan. Pagtiisan. You will really experience the agony. Pero pagtitiisan mo, ganun siya kahirap. Hindi siya simple. Kaya nga ito ay panawagan para sa mga may pananampalataya. Because those who doesn't have faith will not be able to do this. We need faith. Kaya pag hinanghina ka na, sumigaw ka, kailangan ko ng pananampalataya. Kailangan mo ng pananampalataya. Ipanalangin mo yung pananampalataya. Isipin mo pa yung pagkakaiba-iba natin pag nagsasama-sama tayo. Yung pagkakaiba-iba natin, maaaring sugatan natin kahit pa nga yung kapatid natin. Pwedeng masugatan. Kahit gaano natin sila kamahal, yung asawa natin, kahit gaano natin kamahal yung asawa natin, di ba minsan we fail them? Dahil may pagkakaiba tayo. We are unique to them. Di ba? So, pag nasugatan, this is one reason why we ask this in our interview question. Pag mag-accept kami ng member, kapag nasa process na siya ng interview, we ask them, no? Kahit ang pastor dito, pwedeng masaktan ka. Kahit sino sa amin dito na pinakamalapit sa'yo, pwedeng masaktan ka. At kapag nasaktan ka, anong gagawin mo? Diba? Sisisihin mo yung pastor? Hindi, bumalik ka dun sa pagkakaisa kung saan kayo tinawag. Kaya napakaganda na mauntindihan natin ano yung pagkakaisa kung saan ako tinawag. So again, kung ang yung pagkakaiba natin ay nagdudulot na ng sugat o hirap sa'yo at sa iba, alalahanin natin kung saan tayo may pagkakaisa. At ito'y pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. These are the language that we see in Ephesians 4 verse 3. Magkaisa kayo sa Espiritu na sa buklod ng kapayapaan. Ano yung pagkakaisa sa Espiritu, Pastor? Ano yung pagkakaisa dito? Again, this might pertain to the spiritual unity that goes beyond the physical unity. Pero tandaan din natin, maaaring ito ay tumutukoy sa mga salita na nakakadugtong nung verse 3. Go to the verse 4, 5, and 6. Yung mga spiritual doon. Ano yun? That we are one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. Maaring yung pagkakaisa sa Espiritu na tinutukoy dito ay pagkakaisa sa isang katawan, isang Espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang Diyos, no? Isang bautismo. So no matter what our differences are, we only have one hope, one Lord, one faith, and this is our unity. Sa mga introvert and extrovert, ang pagkakaisa nila ay hindi yung pagiging introvert nila or extrovert nila. Ang pagkakaisa nila, there is one Lord for the introvert, there is one Lord for the extrovert.
There is one Lord doon sa mahihain, merong one Lord sa makapalamuka. No? Yung malakas ang personality. So no matter what our differences are, we go back to our unity. So, ito'y pagkakaisa sa buklod ng kapayapaan. So ano naman yung sinasabi na buklod ng kapayapaan? Pag sinabing buklod, ito yung parang nagbabind sa atin, no? Nakatali. Pag sinabi, kuha mo ko ng buklod ng palay, ito yung palay na nakatali. Walis, di ba? Para pag samasamahin yung mga walis ting-ting, merong nakabuklod sa kanila yung tali para magsama-sama sila. Intindihan? Yung buklod daw na yon ay kapayapaan. Pero tandaan natin na yung kapayapaan dito ay hindi pumapatungkol sa walang problema at mapayapang pagsasama lang. No. Again, this is application of what the doctrine to tell us doon sa previous chapter. At sinabi sa previous chapter sa Ephesians 2:14, si Kristo ang ating kapayapaan. So kapag binasa mo siya, pagkakaisa na pinagbubuklod ng Panginoong Hesukristo. Therefore, pagkakaisa ito kay Kristo. Pinapakita dito sa atin ang iglesia ay mga taong tinipon para kay Kristo o pinagbuklod para kay Kristo. 'Di ba? Ang pangalan ng church nyo ay plano nyo maging pangalan ng church is Cornerstone Reform. 'Di ba? Galing yan sa Ephesians, batong panulok. At tinanong ko yung architect namin sa church about ano ba yung cornerstone? Totoo ba 'yan? No, ayaw naman nating yakapin eh. Hindi pwede, buti na lang hindi niya sinabi. Sinabi sa scripture totoo 'yan. Hindi. Sinuri mula sa isang arkitekto at sabi ng arkitekto, ito daw ay yung ini-establish or nililay bago ilagay yung brick walls. It acts as a support sa mga brick walls. Ibig sabihin, if we are lined up doon sa cornerstone, then we are on the right place. Tama naman. Kung tayo ay nakadugtong sa cornerstone kay Kristo, tayo ay nasa tamang lugar. Kaya wag na wag mong kakalimutan, yung cornerstone ay pagpapaalala sa atin ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-isa natin kay Kristo. Naintindihan? Magkakadugtong kami. Bakit? Kasi iisa yung cornerstone namin. Sa isa kami nakadugtong. Ito yung pagkakaisa na meron kami. Si Kristo ang nagpakababa sa pamamagitan ng tipanan para makalapit tayo at magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Tapos na kayo sa LBCF, di ba? Pero pag binalikan nyo yung chapter 7, which talks about covenant, sinabi doon yung parehas na language, no? Again, si Kristo yung nagpakababa sa pamamagitan ng tipan para mapalapit ang mga makasalanan sa isang banal na Diyos. Bumaba para mapalapit, magkaroon ng ugnayan ang makasalanan at banal na Diyos. Pakinggan nyo yung sinabi sa covenant. Ang agwat ng Diyos ay napakalayo sa tao. Sa kanyang sarili ay hindi niya kayang makaabot sa gantimpala ng buhay. Tanging sa kusang pagpapakababa ng Diyos at sa pamamagitan ng tipan, maaaring maganap ang ugnayan sa Diyos. So totoo, dahil wala namang magiging ugnayan yung makasalanan sa banal na Diyos kung wala yung tipanan kay Kristo. So if we will look at Ephesians 4:3, makikita natin na ito'y pagkakaisa dahil sa tipanan kay Kristo. Hindi lang pagkakaisa dahil kay Kristo, pagkakaisa dahil sa tipanan kay Kristo. Kung kaya may mga komunidad na binubuo ng mga makasalanan na nagkaroon ng ugnayan sa banal na Diyos dahil sa tipanan kay Kristo. Hindi to simple na namatay lang siya. No, namatay siya ayon sa tipanan niya sa Ama at sa banal na Espiritu. So the more we understand covenant or yung tipanan, the more we will appreciate kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ito yung dapat na maging basehan ng pagkakaisa ng iglesia, ang tipanan o ang pagkakaisa na pinagbubuklod ng tipan kay Kristo. Thus we call ourselves covenanted church, no? Ang ating Kristiyanong tignan niyo yung aral, ha? Ang ating Kristiyanong pagkakakilanlan ay dapat lumalakad na may pakikipag-isa sa isang komunidad na pinagbubuklod ng tipanan. Our Christian identity will walk in the unity in the covenant community. Yung pagkakaisa natin ay nasa tipanan. No. This is when we go back, kami bilang mga parte ng Antipolo Reformed Baptist Church, yan din yung tanong namin. Anong significance ng tipanan?
ng isang covenanted church and non-covenanted church. Tandaan natin, napakahalaga sa isang nag-aangkin at parte ng tipanan na maunawaan, ano yung tipanan na yan? Okay, so bear with me. Kapag sinabi natin na tayo ay nakipagtipan, no, we are reflecting the glory of the triune God. We are saying na kapag nakipagtipan tayo ang bilang isang iglesia, ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Trinidad na Diyos. It reflects the covenant of redemption kung saan niligtas ang mga makasalanan para sa kanyang sarili. Binubuo ng magkakasama, tinitipon ng magkakasama at pinagtitipan ng magkakasama. Hindi sila nagsama-sama lang dahil pare-parehas lang sila ng tara, punta tayo ng Caloocan. Tara, punta tayo ng Fairview. Punta tayo ng ganito. No. We go deeper on that. No, we are saying na ang nagtitipong iglesia ay komunidad ng mga tinubos, hiniwalay para sa Diyos, nagpapasakop sa pamamahala at disiplina ng Diyos, umaasa at nagsasagawa ng mga kaparaanan ng Diyos at malayang nagpapagamit sa ministeryo ng Diyos. This is exactly what our covenant statement is. Sa Antipolo Reformed Baptist Church, ito yung sinasabi namin. Kami ay nagtitipong iglesia, hiniwalay para sa Diyos, nagpapasakop, nagpapagamit sa ministeryo ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit nung nag-ano kami, lagi na namin tong pinapaalala sa isa't isa. Dati kapag may bago lang pumapasok, ngayon, weekly, bago kami mag-pray, papaalala namin yung mga responsibilidad namin. Sandali nga pala, nakipagtipan pala ako. Sa mag-asawa, they remember their covenant during anniversary. Di ba? But in ARBC, we remember our covenant regularly, weekly, as much as possible. Dahil, pwedeng makalimutan kagad. Ano? Naniniwala kami na ang isang tunay na iglesia ay merong tipanan, merong pagkakaisa. We believe that a genuine church is to be defined by a covenant bond. Ang totoong iglesia ay pinagbubuklod ng tipanan. Okay? Our bond is not our common likes, hobbies, and good preferences as per Pastor Noel. No? Our bond is found in a solemn covenant. Kapag nag-shake na yung relationship ng iglesia dahil sa mga differences na meron tayo, tandaan nyo, hindi kayo nagsama dahil parehas kayo ng mga gusto. Nagsasama kayo dahil parehas kayo ng tipanan. Nakipagtipan kayo sa iisang tipan. We gather together with greater weight and solemnity. Kaya siguro, no, napaka-seryoso ang tingin sa mga reform. No, hindi daw nagbibiro pag reform ka, no, hindi ngumingiti. Eh, tandaan natin na ang kaseryosohan ng isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya ay hindi makikita sa hindi niya pagngiti. Ang kaseryosohan ng isang Kristiyano ay makikita sa pagpapasakop at pagtupad niya sa kanyang sinumpaang tipanan sa komunidad kung saan siya nabibilang. Yung kaseryosohan ng isang Kristiyano ay makikita sa kung gaano niya tinitignan yung tipanan niya dito sa mga tao na hindi niya katulad. Hindi niya kaparehas. Okay? Ang hirap na, no? Magpakasal ka sa kamukha mo lang. Tapos kailangan parehas na parehas kita. Bawal magkaroon ng pagkakaiba, kundi hihiwalayan kita. Hindi naman kayo ganun mga ako sa ano eh, sa kasal eh. Diba? For better or for worse. Mamatay man. Ikaw na lang, mamamatay pala eh. Hindi naman ganun eh. Seryoso tayo sa asawa natin na handa tayong makipagtipan at magpakasal sa kanila. Tapos titignan natin ang iglesia na mababaw lang. Parang may problema dun. Di ba? Ito yung problema ng maraming churches ngayon. No? Wala silang tipanan. Wala silang binabalikang tipanan. Ano yung pagkakaisa nyo? Wala lang. Basta masaya kami sa music. Rock on. No? Masaya kami sa mga bagay na ginagawa namin. Lahat kami mahihilig sa ganito eh. Pag nawala na yung mga bagay na yon, saan kayo mananatili? Kaya ito yung kaibahan ng isang pinagtipang iglesia. May babalikan akong tipanan. Pag meron akong kapatid na nanghihina, sasabihin ko, ano yung tipanan ko sa kanya? Ang pangako ko ba sa kanya ay aakayin ko lang siya kapag malakas siya? Kapag may pakinabang pa ako sa kanya? Hindi.
Kapag wala ka ng pakinabang at wala ka ng nakukuha sa kanya, you still have the responsibility to take care of that brethren. Isipin, kawawa yung mga bago sa pananampalataya. Kawawa yung mga tinatawag natin na baby sa pananampalataya. Hindi, gumapang ka, kaya mo yan. Baby ka pa kasi. Hindi, aalalayan mo yan hanggang sa makalakad siya uli. Pag napila yan, di ba aalalayan mo yan? Brother Chester, na-discharge ka na, lumakad ka na mag-isa. Hindi. Nakita mo inalalayan siya nung pumasok? It also apply in our spiritual condition. Kung ginagawa mo yon ng may kahandaan sa physical, naiintindihan mo at nauunawaan ang physical, again, you are the people of God. You are the spiritual people of God. You should apply that spiritually as well. Hindi lang physical, di ba? Sabi ng mga iglesia, no? Member na yan kasi regular na umaaten at gustong-gusto naman ng church. Pero walang commitment, walang responsibilities. Gusto nyo yan? Kaya sabi natin, stop dating the church. Sinasabi na, nakikipag-date lang, ayaw mag-commit eh. Ayaw ng responsibilidad. Sa girls, gusto nyo ba yon? Mag-asawa ng ayaw sa commitment at ayaw sa responsibilidad. Tapos tayong mga Kristiyano, gusto sa iglesia ng ayaw ng commitment at ayaw ng responsibilidad. Napakamali. Napakaraming problema yung nakikita natin kapag walang kaseryosohan sa commitment and responsibility. Again, ang iglesia ay hindi relasyon o pagsasama-sama ng mga taong ayaw mag-commit o umiiwas sa responsibilidad. Ulitin ko, ang iglesia ay hindi komunidad na nagsasama-samang mga makasalanan na pinatawad para lang iwasan yung responsibilidad. Hindi yan yung disenyo sa'yo. Ito hindi larawan ng mga New Testament church. Yes, they have their differences, different struggle and different personalities, but they know what unites them. Bumabalik sila doon sa nagbubuklod sa kanila at ito'y isang katawan na may isang espiritu, tinawag para sa isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Pinagbubuklod sila ng tipanan. At ito yung pagkakaisa na pagsisikapan nilang manatili sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ganito dapat ang CRO sa inyong paghahangad na maging iglesia. Babalikan nyo yung tipanan. Kaya napakalaking problema. Nasaan yung tipanan? Challenge to. Yung mga magkocompose ng covenant statement. Pero again, what we have in our statement is already in the scripture. Balikan nyo lang kung ano yung sinasabi sa scripture. Diba? Inis na inis tayo sa mga mag-asa, sa mga live-in. Na, ba't ayaw nyo magpakasal? Hindi, mahalaga, mahal kita. Tapos ina-apply natin yon, same principle sa church, ang mahalaga, mahal ko kayo. Tapos kapag may nakita na tayong pangit, basta-basta na lang nating iiwan. Bakit? Walang tipanan eh. Kaya, it is very significant for us na magkaroon ng isang tipanang iglesia. Ang tipanan na tinutukoy natin dito ay tipanang tapat kay Kristo. If it's no longer about Christ, then this is something you need to greatly consider. Okay? May iba na nakikipagtipan lang pero wala si Kristo. Yan yung mahirap. Maging watchful kayo doon. Pwedeng good words, but you don't find Christ there. Layuan mo yung tipanan na yon. Kapag may ibinibilang sa ARBC, sinasabi namin na gagawin natin to ng magkakasama. Pero nakakalimutan namin yan. Kahit na regular na namin ginagawa, na pinapaalalahanan, ito yung commitment natin sa isa't isa, nakakalimutan pa rin namin. Bakit? Sa pagiging makasalanan namin. Pero yun ba yung reason para hindi na kami mag-gather? No. All the more we need to gather and be reminded of our unity dahil ang tipanan namin, kaya kami miyembro ay dahil sa tipanan. Hindi ka miyembro dahil umaten ka lang. Pwede ko gawin pa lang virtual yan eh. Attend ako. Gaano ka committed yung nasa virtual? Hindi ka tatawaging miyembro ng iglesia, ng CRO. Halimbawa, iglesia na. Pag naging iglesia ba, CRC na? CRC? O, halimbawa, CRC, no? Hindi ka miyembro dahil, naka 1 month straight na siya. Member ka na, hindi.
yung attendance mo ay hindi basis. No? Doon mahalaga 'yon. Pero yung pag-attend mo ba ay nagpapakita ng pakikipagniig o pakikipagtipan sa iglesia na ito. So, again, it's good to be reminded of our covenant. Kapag inaalala natin yung bautismo, kapag inaalala natin yung Lord's Table, kapag ginagawa natin yung sa amin po may regular na pananalangin about sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Everything na ginagawa namin, bautismo, pagpapaalala ng pakikipag-isa kay Kristo, Lord's Table, pakikipag-isa kay Kristo. Etong tipanan na to, kung wala to, hindi kami makakaharap sa Diyos. Ganun lagi yung iniisip. Kapag muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, 'di ba, ang pinapanalangin madalas namin ay maging tapat. Matagpuan kaming tapat. Kung babalik ng Panginoong Jesucristo, sana matagpuan kaming tapat. Pero matatagpuan ka bang tapat kung wala ka sa loob ng iglesia? Kung nasa iglesia ka pero hindi ka handang makipagtipan sa mga kapwa mo mananampalataya, there's a big problem on that. Huwag nawa tayong matagpo ang dahilan ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng iglesia na binubuo ng Diyos. No? Kung ang tawag sa atin ay pagkakaisa sa tipanan, bakit tayo yung dahilan kung bakit nagkakawatak-watak yung karamihan? No? So, sana hindi tayo matagpuan na ganito. So, ang hamon para sa mga bawat na narito, bigyan mo ng malalim na pagtingin at kaseryosohan ang tipanan ng Diyos at ng iglesia ng Diyos. Ang mababaw na pagtingin dito ay isa sa mga maaaring maging dahilan bakit nagiging malabo yung ebanghelyong pinanghahawakan mo sa mata ng mundo at mas lalong hindi makita yung kagandahan ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi sila naniniwala na totoo yung pananampalataya mo, yung mga anak natin na dinadala natin dito, na kung halimbawa hindi tayo handang makipagtipan, mas nagiging malabo. Eh ano bang pare, ano bang kaibahan nyo sa mundo? Nagsasama-sama rin naman sila. Pag nanonood ng sine, nagsasama-sama sila para sa iisang palabas. Nagsasama-sama sila para sa hobbies na gusto mag-bike. Anong kaibahan nyo? Di ba? Nakikita nyo yung tipanan, anak, nakipagtipan kami sa isa't isa, naiingatan namin yung pananampalataya ng bawat isa. Okay, hindi biro yun. At hindi madali yun. Kaya sabi, make every effort. Anong ginagawa mo na ngayon? What effort do you make? Hindi, nandiyan naman si pastor. May mga katulong pa si pastor. Ganun ba yung thinking natin? Kaya na yan, pastor. Everyone has a responsibility na kailangan gawin. Hindi lang si pastor ang nakipagtipan. Alalahanin niyo to ha, pag na-covenanted na kayo, hindi lang si pastor ang nakipagtipan. Ikaw na pinakabata, ikaw na pinakabago na makikipagtipan sa iglesia na to, alalahanin mo yung tipanan mo. Hindi mo sasabihin, eh nakipagtipan siya eh, sila na lang. No, no. If you want to be faithful in bringing others to Christ and His church, be faithful in your covenant to Him and to His church. Gusto mong dalhin yung pamilya mo sa iglesia na to? Eh, maging tapat ka sa tipanan mo sa iglesia na to. Dahil ito ay pagpapatutuo sa pamilya mo ng mas malalim na ugnayan at kaibahan ng mga mananampalatayang Kristiyano. Marami pang darating na pagsubok. Kanina, daming tanong eh, na napakahirap. Kasi situational siya eh. Iba-iba yung darating na mararanasan ng CRO. Napakahirap. Sabi ko sa inyo, may mga times na lahat kayo iiyak. Kapag ganun kabigat na, ganito na kaseryoso, nagawa niya to. Nagawa niya to. Itong ganitong kasalanan, nagawa niya pagkatapos. Pero again, pag sumikapan ninyo, yung malinaw na utos ng Diyos, magkaisa kayo sa tipanan nyo kay Kristo. Huwag tayong manlupaypay. Yan yung paulit-ulit na maririnig mo dito. Huwag kayong manlupaypay dahil para to sa kalwalhatian mo. Dadaling ka nito sa kalwalhatian. Itong mga paghihirap na to, every effort that you will make for your brethren is worth it. Patungo yan sa glory. No? To make every effort to maintain the unity is one way to snatch other from the fire. Gusto mong nakawin ng isang kapatid na mahuhulog na sa pagkakasala at sa panganib ng apoy, no? Be faithful in your covenant in the church. Tuloy ka. Yung simpleng pagpunta ng isang nakipagtipan na iglesia,
Akala natin wala lang yan, parang walang contribution yan. Actually, it is an edification for some. Sana sa lahat. Pero hindi lahat mapapansin yan eh. Pero yung simpleng pagpunta, yung laging nandun, may matanda po kami sa loob ng iglesia. Alam nyo, hindi nyo siya madalas maririnig. Pero lagi nyo siya makikita nandun. Kahit na napakasakit na ng ulo niya. That is an edification for many. At sabi ng iba, pagtanda ko sana ganun din ako. Nakita mo, yung pananampalataya na hindi lang nakatingin dito, meron siyang pananampalataya na tinitignan na sana hanggang pagtanda ko, tapat ako kay Kristo. Yung hindi ko na kayang lumakad pero lalakad ako para kay Kristo. Hindi ko na kayang gumawa dahil wala na akong kakayahang gumawa dahil lahat na eh, umatake na, arthritis, etc., etc. Pero nandun siya at maaasahan mo na nananalangin para sa'yo. Napakasarap. At ganyan yung mga biyaya na nami-miss out natin kapag hindi tayo nakipagtipan sa iglesia. Ang dami pa pala, no? Pero kaya pa? Okay. So sana makita mo yung kahigitan ng komunidad na may tipanan kaysa komunidad na walang tipanan. Kung mas nakikita mo na masigit ang komunidad na walang tipanan, maaaring maling bagay, sa maling bagay ka nakatingin. Okay, maaaring ang pangako ng mundo yung pinangahawakan mo kaysa pangako ng Diyos na gumagawa at pumupuksa ng mundo. Alam niyo yung pangako ng Diyos? Na hopefully nabasa niyo yung LBCF, ano? May mga providences na minsan hindi natin maintindihan, pero at the end of that, that is for the benefit of the church. Paano kung wala ka sa church? It is against you. It is against you. If you are not in God's covenant community, which community do you belong? Kaninong komunidad ka? Dalawa lang eh. Komunidad ng Diyos at komunidad ng mundo ng Diablo. Kung may kausap ako dito na wala pa kay Kristo, maaaring iniisip mo na ikaw ay na kay Kristo pero hiwalay yung buhay mo sa isang iglesia na pinagtipan, kahit na gaano ka kasaya ngayon sa kinabibilangan mong komunidad, ito'y komunidad na walang kaligtasan. Ito'y komunidad na ikakapahamak mo sooner or later. Nawa, kilalanan natin yung maling pakikipag-isa na meron tayo. Di, oh, minsan may binibigay tayo na mas committed pa tayo dito sa club na to. Mas committed pa tayo sa group na to, sa organization na to. Eh, kasi dito sa supermarket may points ako eh. Sa church wala kang points. No? Eh, again, hindi siya nagbibilang tayo ng points sa langit, pero tandaan mo, alam ng Diyos at hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Makakalimutan niya ng mga tao sa paligid mo at maging yung anak mo at asawa mo, kakalimutan yung mga ginagawa mo pero hindi ang Diyos. Hindi kalilimutan ng Diyos bawat paghihirap at pagsisikap mo para sa Kanya. Walang sayang. Kaya sinasabi natin paulit-ulit, walang sayang kay Kristo. Ang sayang ay kung wala ka kay Kristo. Ang sayang, saan mo dinadalang komunidad yung mga mahal mo? Sa komunidad ng mananampalataya. This is one very reason why I bring my family to the church. Kagabi, kausap ko yung pamilya ko. Kausap ko yung pamilya ng pinsang ko. I tell them, I speak to them, I look at their eyes and say to them, sabi ko sa kanila, each time na pupunta ako ng iglesia, ito yung komunidad na makakasama ko sa kalwalhatian, sa langit. At pag tumitingin ako at wala yung pamilya ko, ramdam ko yung bigat na wala yung pamilya ko sa kalwalhatian. Ramdam nyo ba yon? Pupunta ako sa kalwalhatian na wala yung anak ko, wala yung asawa ko, wala yung kapatid ko, wala yung magulang ko. It should bother us as Christian. Kaya yung simpleng pag-i-invite is hindi lang para ma-feel na, o nakapag-invite ako ha. Yung invitation na yon ay pagmamahal natin sa kanila, na ang hangad natin sa kanila, kalwalhatian kay Kristo. Yun yung dahilan kung bakit kahit i-reject mo ako ng i-reject, pagdating sa walang hanggan, maaalala mo kung bakit ako nagsumikap na tawagin ka sa pananampalataya. Hindi mo ko sasabihin na wala akong ginawa para sa kaluluwa mo. Do this to your family. Bring them to the community of God. Hindi sila mapapahamak sa komunidad ng Diyos. Huwag ka magdalawang isip na dalhin sila sa komunidad ng Diyos.
Make every effort to bring them to the community of God. Kapag namatay ka, may titignan sila na lumalakad sa pananampalataya. Hanggang kailan ka nakasama ng mga mahal mo sa buhay? If you fail to bring them in the community that is faithful to God, sinong titignan nila pagpatay ka na? Wala na. Tinanggalan mo sila ng pag-asa dahil hindi mo sila dinala sa isang komunidad na may tipanang tapat kay Kristo. Mabigat ba? Napakabigat. Napakabigat. First point pa lang pala tayo. But I want you to be challenged. Ang pakikipag-isa nyo ay hindi, gusto ko pa yung mukha nito. Without the benefits then, no? Without the temporal benefits. Dahil may tipanan, di ba? Merong mag-asawa, yung boss ng asawa ko, iniwan po siya ng asawa niya dahil na nagkasakit, kailangan alagaan. Nakakagalit na iniwan niya yung asawa niya dahil may sakit na. Eh, di ba pangako nila yun na kahit mahirap, sa sakit, sa banig ng kamatayan, sasamahan niya? Dahil nung nakita niya na wala nang pakinabaw sa kanya, iniwan niya. Pero ganun yung ginagawa natin sa mga kapatid na wala na akong makitang pakinabang dito, eh, iwan ko na nga ito. Bakit ka nandito? Dahil may pakinabang ka? Yung sinabi ni brother kanina, ni Deacon Marlon, consumer ka? No. Suriin mo kung bakit nandito ka sa iglesia. Pangalawa, no, walk in love. May oras pa ba ako? Sabi sa inyo, 2 hours eh. So, again, isa pang pagkakakilanlan na dapat makita ng sa ating paglakad bilang mga Kristiyano ay yung pamumuhay ayon sa pag-ibig ni Kristo. Napaka-simple at napakalinaw nito, pero let me just read yung verse 2. Sinabi, lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Napakadaling sabihin na mahal kita, pero napakahirap na ibigay yung buhay mo sa isang tao na parang, anong mapapala ako dito? Nakikita nyo? Pero sinabi dito, ibigin mo yung may pakinabang sa'yo. Yun ba yung sinabi? Hindi. Ibigin mo sila. Ibigin mo sila. No? Gaya ng pag-ibig ni Kristo. Para saan namatay si Kristo? Namatay ba siya? Para saan ay may pakinabang ako kay Pastor Angel ah. Iibigin ko nga yan. Ganon? Pero bakit ang mga Kristiyano ganon tumingin sa mga tao? Hindi kagaya ng pagtingin ng Panginoong Jesucristo. Minahal ni Kristo ang iglesia. Paano niya minahal ang iglesia? Ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia. Ngayon, sabihin niya sa akin, mahal niyo ang iglesia? Handa niyang ibigay yung buhay niya sa iglesia? Napakasimple, no? I just want to go back sa John 10. No, kung saan makikita mo dito yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Dalawang contrasting ideas about love and hate. Pag-ibig at pagkamuhi. Pakinggan. Ako ang mabuting pastol, si Jesus yung nagsasalita. At dahil si Jesus, we are Christ-like, di ba? We should live as Christ-like, katulad ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ako na mabuting pastol, binibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, ganito ka. Ibibigay mo yung buhay mo para sa mga tupa. Tapos, ang contradiction nasa verse 12. Ang upahan at mga hindi pastol o yung mga hindi umiibig, kasi yung mabuting pastol, yung umiibig eh. Iniibig niya ang mga tupa sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng buhay sa mga tupa. Sila na mga upahan at hindi pastol ay hindi umiibig sa mga tupa. Anong ginagawa nila? Pakinggan. Dahil hindi sila yung may-ari ng mga tupa, kapag dumating daw yung asong gubat, pinababayaan ng mga tupa at tumatakas. Tinatakasan na lang nila. No? Inaagaw sila ng mga asong gubat at ikinakalat pero pinapabayaan nila. Siya ay tumatakas, yung upahan, yung walang pakialam, yung hindi nagmamahal. Sila yung mga tumatakas kasi upahan sila. Walang malasakit. Sila na mga tumatakas, sila na mga walang malasakit, sila na mga walang pakialam ay hindi kikilalanin ng Panginoong Jesucristo. Nakita niyo yung contrasting?
Kung mahal mo ang iglesia, aalagaan at iingatan mo yung kabutihan ng mga tupa. Pero kung wala kang pakialam, hindi totoo yung pagmamahal mo. Ano makikita sa'yo? Pagpapabaya, kawalan ng malasakit, mabilis tumakas. Ay, problema na yan. Batsi na ako. Ganun yung nangyayari. No? So, let's be careful. Anong ibig sabihin pag sinasabi mong mahal mo ang iglesia? So, ito'y klase ng pag-ibig na tandaan natin, pinapalitan yung pagiging makasarili ng respeto at pagmamalasakit sa isa't isa. Let's understand that this command is given to those who understand the love of Christ. Kaya nilang umibig dahil ang pinagmumula ng pag-ibig nila ay yung pag-ibig na naranasan nila kay Kristo. Kaya nga napakahirap mahalin yung mga imposibleng mahalin. Kung hindi pag-ibig ni Kristo yung pinag-uugatan at pinagmumula ng pag-ibig mo. Ano pang dahilan? Di ba? Ang Panginoong Hesukristo. Ano yung pag-ibig niya? Inibig niya yung mga hindi kaibig-ibig. Tapos ang gusto mong ibigin yung kaibig-ibig lang. Eh, newsflash, hindi ka palaging kaibig-ibig. Wala dito na palaging kaibig-ibig. Eh, wala dito yung asawa ko kasi. Pero again, kahit nga sa mag-asawa, di ba? Kahit sa mag-asawa, hindi mo sasabihin, nagsisinungaling ka kung sasabihin mo, no, laging kaibig-ibig ang asawa ko. O, pag nagsabi ng ganun, alam mo nagsisinungaling, ano? Hindi kayo nag-away? Hindi, kahit nag-away kami, kaibig-ibig eh. Eh, apply mo yan sa church. Kahit hindi kaibig-ibig, no? Mamahalin at iingatan ko yan. Apply mo yan sa church. Eh, bakit ganon? Kasi nga, makasalanan tayo. Kung maunawaan natin yung pagiging makasalanan natin at yung kalagayan natin sa harap ng Diyos, maunawaan natin kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Isipin niyo, sino yung iibig sa mga patay? Sino yung iibig doon sa mga tao na namamaho na? No? Yung wala nang pakinabang sa'yo. Di ba yung patay ganon? Sooner or later, kahit pa yung napapanood natin na nagpakamatay, tapos, hindi, tuloy pa rin yung kasal. Kinasal, patay na? Anong pakinabang nun sa'yo? Anong magagawa nun sa'yo? Kahangalan, di ba? Nakikita natin. Pero merong umibig sa mga patay. At ito'y dakilang pag-ibig na hindi mauunawaan kung wala yung pananampalataya. May umibig sa akin kahit wala na akong pakinabang. Kahit wala akong maibigay. At ang trabaho natin bilang mga Kristiyano na tumanggap ng ganong pag-ibig ay ang ibigin then yung mga hindi kaibig-ibig. And this is what the church is. Mahalin natin yung bawat isa mula sa pag-ibig na tinatanggap natin mula sa Panginoong Hesukristo. He saw no beauty in us, yet He loved us. Kung ito yung natanggap na pag-ibig natin mula kay Kristo, sino tayo para hindi mahalin yung mga katulad natin na iniibig din ng Panginoong Hesukristo? Again, we are all imperfect. We all have our skeletons in the closet. Alam yun ng Diyos, kaya ang utos sa iyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng baho mo, lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo. Ibigay mo yung buhay mo sa kanila. Sila na hindi karapat-dapat, ibigay mo sa kanila yung buhay mo. Pointless yan eh. Pointless yan sa mga walang pananampalataya. If we love Christ, we are expected to love His imperfect bride. Tama? Sabi ko dun sa, ano, nung nagtatrabaho pa ako sa corporate world, uso yung paglabas-labas eh. May mga tao ako na nahawakan under me, though I don't deserve that. Tawag sa akin na mga yon boss. Pero, kapag lumalabas kami, kasama yung mga asawa namin, yung same respect nila sa office sa akin, ina-apply nila yon sa asawa ko. Imagine if one of them ay inirapan yung misis ko. Kabastusan yan sa akin. Kahit anong tawag mo sa akin ng boss, master, saludo ko sa'yo. Kung binabastos mo yung asawa ko, walang kwenta lahat yan. Imagine, we say the same thing to our Lord. O beloved God, O glorious, sovereign, almighty, lahat na, ang doktrina mo, tinawag mo ang Diyos. Tapos wala kang pakialam, iniirapan mo ang iglesia. Napakabastos ng ginagawa mo sa Diyos. Nakita niya yan? Yung pangit ng asawa niyo eh.
mas lalo ako magagalit. Kaya mo ginaganan yung asawa ko? Dahil pangit yung asawa ko? Eh, ewan ko kung makatikim sa akin ng ano yan. Hindi. Hindi, pero again, serious yon. Hindi ko palalampasin yon. Nagaganunin mo yung asawa ko. It's just the same na binastos mo ako. So, ang basehan ng ating pagmamahal sa iglesia ay yung nauunawaan nating pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo ha, yung pag-ibig mo sa iglesia, ang pinagmumulan niyan pag-ibig na naranasan mo kay Kristo. Kung hindi malinaw sa iyo yung pag-ibig ni Kristo, wala kang unlimited source ng pag-ibig mo para sa mga hindi ka ibig-ibig. Bumalik ka lagi kay Kristo. Lumakad ka na pinapalago yung pag-ibig o pagkaunawa mo sa pag-ibig na natanggap mo sa Panginoong Hesukristo. Kung nakita natin ang perfection ng Panginoon, ang kabutihan at kahigitan niya, and we said, I will love the Lord, I will give my life to the Lord, eh sinasabi lang din natin na I will give my life to the church. Hindi mo naman kayang abutan ng kape ang Diyos eh. Pero yung brethren mo kaya. Walang pangangailangan ng Diyos, pero yung brethren mo meron. Kaya kanya nilagay sa iglesia eh, para abutin mo yung kapatiran. So, tandaan natin na yung pagmamahal na inuutos sa'yo dito ay hindi yung kinikilig ka lang na may mga heart ka sa eyeballs mo, no? Uy, naging emoticon yung mata mo. Actually, we express this love in the covenant as well. Tandaan, ine-express natin yung pag-ibig natin sa tipanan. Ano? Ganon, sa asawa. Diba? So, babalik at babalik pa rin tayo sa tipanan. Gano'ng kahalaga yung tipanan? Napakahalaga. Madali pa to pag nagkakasundo tayo, pero this is not always the case. Actually, yung intention ni Pablo dito ay mahalin natin yung mga kaparehas natin ng pananampalataya sa panahon na hindi parang imposible nang mahalin sila. Pero ang utos pa rin sa atin, mahalin sila. Kaya napakalaga na magsimula tayo sa pag-ibig ni Kristo at lumakad na patuloy na nakatingin kay Kristo. Pag hindi ka na nakatingin kay Kristo, asahan mo. Yan ang unang susuko sa'yo. Meron bang sumuko na? Alam mo yung mga sumuko na? Yun yung temporary faith eh. Ano? Pansamantalang pananampalataya at hindi nagpapatuloy na pananampalataya at napakadelikado niyan. Yan yung laging dapat pinapanalangin ng isang Kristiyano. Panatilihin niyo yung pananampalataya ko hanggang dulo. Even in my inconvenience, I will still choose inconvenience rather than sinning. Magagawa mo lang yun kung nakikita mo yung kahigitan ng Panginoong Hesukristo. Again, malugi ka man sa ibang mga bagay, alam mo na hindi ka totoong lugi dahil kay Kristo. Bumabalik-balik ka kay Kristo. Pinagkakatiwala mo yung sarili mo kay Kristo. Alam mo na kahit wala kang matanggap sa mundo na to, sulit yon. Dahil sa bandang dulo, tatanggapin mo ang maluwalhating Kristo. The very reason why I take effort to love the church despite of the hardship that we have is because I believe na yung premyo at pabuya ko ay si Kristo mismo. Yun yung sinasabi ko na hindi mananakaw sa mga anak ko. When I die, look at the people of the church. Tignan mo yung mga tao ng pananampalataya. Gusto ko dito ka lumaki. Mga totoo sa pananampalataya. They will struggle for sure, but they will not give up. Dahil buhay yung pananampalataya na dumadaloy sa kanila. Sino mang may Kristiyanong pagkakakilanlan ay may kagalakang ibigay yung kanilang sarili para sa ikabubuti at ikatitibay ng bawat bahagi ng nagtipahan ng iglesia. Ito'y gagawin nila nang hindi napipilitan dahil ang pag-ibig ni Kristo para sa kanila ay hindi napilitan. Sila'y magtsatsaga na ibigin yung mga may hirap ibigin dahil alam nila kung ano yung pagtsatsaga at pinagtiis ng kanilang tagapamagitan sa kanila. Hahangarin nilang mag-ugat at tumibay sa ganitong pag-ibig dahil sa hindi nagmamaliw na pag-ibig na nararanasan nila at araw-araw nilang tinatanggap kay Kristo. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakikita yung pag-ibig ni Kristo, tumigil ang pag-ibig ni Kristo sa'yo. Ang kabutihan niya at pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Hindi natatapos.
Di ba sinasabi pa nga nung Psalms eh, kailang kaaawit na ang iyong biyaya at away bago sa araw-araw. Sana maranasan natin at maging totoo yung mga salita na yan sa atin. Suriin natin. Ito yung hamon, no? Suriin natin yung mga sarili natin. Minabahal ba natin ng iglesia sa kabila ng imperfection nito? Do we genuinely and deeply care for one another? Tandaan nyo, yung salitang I don't care is not love. Wala akong pakialam. Yan ay isang salita ng hindi umiibig. Hindi ito yung dapat maging ugali natin towards our brethren. Sa aklat ni John Bunyan, sinabi niya, the early Christian had a proverbial saying received according to the tradition from Christ. Never rejoice except when with love you see your brother. Huwag kang magsasaya hanggat di mo makita yung kapatid mo. Eh ngayon, masaya tayo pag hindi natin nakikita yung kapatid natin eh. Nakita niya yung problem? Hindi ganun yung mga Kristiyano noon. Sinong mali? Sinong mali? Ang kasiyahan natin ay yung makita natin na pinapatibay ng Diyos yung kapatiran natin. Pero bakit ikaw pa yung dahilan para hindi tumibay yung kapatid mo sa pananampalataya? Huwag naman sana. So sabi ng mga unbeliever, nagpapatotoo pa yung mga unbeliever, sabi nila, see how they love one another. Tignan nyo kung ano yung pag-ibig nila sa isa't isa. Ito yung epekto ng pagsasama-sama nila dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. When we don't walk in love, we dishonor Christ in His gospel. Sana hindi ito yung makita sa CRO pag naging iglesia na kayo. May you love one another until the very end. Walang susuko hanggang dulo para sa Kristiyano ng CRO. Hanggang dulo. Hindi tayo pansamantalang relasyon lang, kundi hanggang kaluwalhatian. So let's all learn and grow to love from the love Himself, si Kristo mismo. He is our basis in all our relationship. No. Minamahal ba natin ang Panginoong Hesukristo? So sana makita sa atin yung pagmamahal na lumalago sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni ano, Kevin DeYoung, may our strongest relationship be with those who lead us to Christ, not with those who draw us away from Christ. Napakaganda, no? Sana yung relasyon na meron tayo, yung matatag at matibay na relasyon na meron tayo, ay yung relasyon na dadalhin tayo kay Kristo. Isipin mo kung saan mo dinadala yung mga mahal mo sa buhay. Diba? Baka ito yung relasyon palayo sa Panginoong Hesukristo. So let me just end doon sa kanta na familiar kayo lahat. Sabi doon eh, this is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, alam niyo yan? I give you praise. All that I adore is in you. Eh ngayon, alam na natin na ganito yung pagtingin natin kay Kristo ay hindi hiwalay sa pagtingin natin sa iglesia. This is my desire to honor you and the church. Lord, with all my heart, I worship you. At gagawin ko yung paglilingkod kasama yung church. All I have within me, lahat ng meron ako, ibibigay ko sa inyo. Eh, dapat gawin mo yan sa iglesia. Eh, lahat ng meron ka, ibigay mo sa iglesia. Sinasabi nung kanta, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Ano yung kaparaanan ng Diyos? Mamuhay ka sa iglesia. Lumakad ka kaisa ng tipa ng iglesia. Gaya ng ipinangaral, Christian will walk in unity and in love, but he cannot do this when he is alone. You cannot honor God while dishonoring the family of God. Your worship is not accepted when Christ's body is rejected. Can we really say na hinahangaan natin ng Diyos when we despise His bride? Hindi. Hindi mo kayang sabihin na minamahal kita nang kinamumuhian mo yung asawa ng ating Panginoong Hesukristo. If you want to give your heart and your soul to the Lord, then give your all to God through His people. The church is not established for temporal. Tandaan mo yan. Ang iglesia ay hindi ginawa pansamantala. Ang iglesia ay pangwalang hanggan. Kaya yung kaya mong ibigay ngayon, ibigay mo dahil ito'y hindi masasayang. Hanggang dulo yan eh.
CRO, our unity and love for God's community reveals our true Christian identity. Yung pagmamahal natin sa komunidad ang nagpapakita ng ating ay pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. So sana lumago tayo sa pagkakaisa at pag-ibig na nagmumula kay Kristo. Manalangin tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat kami dahil Ikaw ang Diyos ng Iglesia. Hindi namin kailangan mag-imbento para patibayin at patatagin ang Iglesia dito sa mundo. Ikaw ang naglalatag nito. Dalangin ko na patuloy ang bawat puso at bawat kaluluwa na nandito ay maging handa na makipagtipan sa inyo, maunawaan yung kagandahan at kahigitan ng tipanan. Dalangin ko to, O Diyos, na gawin nila ito ng may kaseryosuhan at malalim na pag-ibig sa inyo. When they say they will give their lives to you, they simply mean they will give their lives to the brethren. Huwag nawa itong magkalaban at magkaaway. E sana po, ang pag-ibig nila kay Kristo ay makitang malinaw sa kung paano nila pakitunguhan ang bawat isa. Pagpalain niyo ang tinatayong iglesia sa lugar na ito at patuloy na maluwalhati ka sa lahat ng kanilang ginagawa. Sa iyo ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Kristo.